Ayan, tapos siyempre ang temperature normal tayo, guys. Hindi tayo abnormal. So yun, mga kabakyard, no? Alam nyo na kung nasaan tayo ngayon. Kasi pati itong mga jar dito, so may mga pangalan na Camp BJ Aquatics, no? Yun. So hintayin natin lumabas si Sir Briggs. So yun si Sir Briggs. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take. Thank you, Sir Briggs, at pinayagan mo kaming silipin ng iyong Camp BJ Aquatics. So yun, safety first muna tayo, mga kabakyard, no? Kailangan natin muna mag-alcohol. Yan, tapos siyempre ang temperature. Normal tayo, guys. Hindi tayo abnormal. So ikot ko kayo dito, guys. So what's up, mga kabakyard? Welcome back sa aking YouTube channel, no? So nandito tayo ngayon sa Camp BJ Aquatics, no? So papakita ko sa inyo yung mga isda ni Sir Briggs dito. Tapos nandito nga pala si Sir Jess. So Sir Jess, ayan, siya yung ano, siya yung pinaka head dito sa Camp BJ Aquatics, no? So balikan ko kayo, guys, at ililibot ko muna kayo. So ayun, mga kabakyard, no, simulan na natin maglibot dito sa kanilang shop, no? So ito, meron sila dito mga filter media, may mga sand, so maraming klase. Tapos meron silang ano, mga hose, mga filter wool, yung mga washable, tapos may mga overhead sump. Ayan, oh. Ito yung ginagamit ko sa 75 gallons ko, guys. Yan. May mga air pump. Tapos, ito, guys, ito yung ginagamit minsan sa mga nag-aquascape yun. Yan, mga top filter. Tapos dito naman, guys, ayan, oh, lalaki ng bato. So yan yung mga ginagamit sa aquascape, guys, no. Mayroong mga dragon stone, tapos lava rock, no. So makakapag create talaga kayo ng magandang aquascape na gustong-gusto niyo, no. So ayan, may mga driftwood, no. So iba-ibang size. Tapos meron na rin sila dito ang mga naka-design na, no. So lalagyan mo na lang ng Java moss o Christmas moss yan, guys, no. So se-set up mo na lang yan, guys. So pagpunta mo dito, talagang may mayuuwi kang set, no. Tapos syempre may mga isda din sila dito. So sa mga mahihilig naman sa mga decorate, yung mga ganito, no. So marami kayong pagpipilian pag pumunta kayo dito. Yan, guys, oh. Doon sa mga mahihilig na mag-set up ng ganito, ayan. Baka nandito yung hinahanap nyo, guys, no. Tapos mayroon dito ng SpongeBob, ayan. So hindi ko napapakita yung presyo, guys. So no, mag-inquire na lang kayo sa kanila o mag-visit na lang kayo. So tapos lakad tayo. So dito naman sa baba, ito yung kanilang mga medicine, no. Ito yung mga api. Ayan, may mga Melapix, stress coat, quick start. So napakarami, guys. Tapos ito yung mga pids nila, no. So ayan, no. So meron diyan mga lion heads. Ayan, pang turtle, oh. Pang mga nag-aalaga diyan ng turtle. Tapos meron din silang mga pang flower horn, pang ayan, mga pang goldfish, cichlid. So pwede, meron din silang pang molly.
tapos mga panggapi, no. So kompleto talaga sila dito, guys. Tapos meron dito sila na ano, siphon. Tapos ito yung ginagamit dun sa ano, sa mga maliliit na aquarium, like sa betta tank, guys, yan. Yung turkey baster. So tapos meron sila ditong maliit na aquarium, no. So meron silang mga glow tetra. So tapos dito sa kababa, ayan, meron silang mga anti-chlorine, ayan. Mga gamot din to, guys, no. So may mga Vita Gold. Tapos ayan, mga ilaw, guys, ayan. So sa mga mag-aquascape, ayan, kailangan nyo yan, guys. Tapos eto naman, mga sponge filters. So lahat ng klase, lahat ng size, meron sila. So pag pumunta talaga kayo dito at kung ano yung hahanapin nyo, meron talaga dito. Tapos sa taas, mga heater. So yun, guys, no, napakita ko na sa inyo ang mga paggamit dito sa baba, no, yung mga ano, mga pang aquascape, yung mga gamot, yung mga pits. So hindi pa dyan natatapos, guys, kasi yung mga isda nila nandun sa taas sa second floor, no. So pupuntahan natin, sir. Sama kayo sa akin, sir, o sasama ako sa inyo? Sige, sasamahan nila ako. So yun, guys, nandito na tayo sa rooftop, o tinatawag nilang terrace, no. So umpisahan natin dito, guys. Marami din sila dito ang mga aquatic plants, so kumpleto rin. So tapos ayun, meron dito sa baba, oh. Napaka-cute. So hindi ko alam kung binebenta nila yan o alaga nila. Binebenta, sir, yan. Ah, binebenta din po, sir. Ito, binebenta pala to, guys, no? So sa mga mahihilig sa ganito, pwede kayong mag-visit dito. Tapos ito. So, tapos meron akong napansin dito, guys. Ayan, o. Green iguana, sir. Ayan. Yan, ano, sir, na panalulang namin sa raffle. Sa, kung familiar kayo, sir, sa Carpimar, yung Reptilab. Ay, hindi pa po ako masyadong ano dun. Opo. Na, ito po yun, na panalunan niyo, sir. Panalunan namin sa raffle. Nakuha po namin, kento lang ata. Mag-go 1 year pa lang po yan. So matagal na pala sir, no, sa inyo po. Opo, magwa 1 year. Magwa 1 year, no. So ayun, napakaswerte ni Sir Vic, so. Oh. Green iguana. Green iguana. So lipat tayo, guys. Sir, sa ganito, nagse-setup din ba kayo ng mga pang So ngayon, sir, hindi po eh. Ang focus po kasi namin yung i-provide yung mga gamit pang aquascaping para mag-DIY. Kasi parang mas maganda kapag yung kayo gagawa ng sarili mo. Bukod sa mas mura siya, maano pa yung creativity niyo. Pero mga simple setup pa eh, naman, pwede naman po. Pwede namin kayo tulungan paano gawin. Pero much better po talaga pag kayo gagawa ng sarili. Opo, no. Tsaka mas maano kung ano yung gusto niyong setup. Opo, yun ang ginagawa. Saka maganda rin, sir, pag ano, mag-experiment kayo ng mag-experiment ng sarili niyong pag-aquascape. Trial and error din po kapag nag-aquascaping. So sa mga gusto ng gantong setup, sir, so eto itong size na to. Magkano yung magagastos dito, sir? Sa mga ganyan, sir. Estimate lang po. Siguro po ang complete setup ng mga 3,000 yun. Sobrang 3,000. So yun, guys. So sa gantong setup, 3,000. So makapag-aquascape na kayo nito, guys. Hindi ko lang alam kung 3,000 o pababa o pataas. Pero estimate lang pala namin yun ni Sir Briggs, no. So ayan, no.
Alam mo po sir, lahat kasi mga low-tech setup lang. Iba pa yung high-tech setup yung ginagamit na CO2. Tapos yung mga ilaw na naka-full spectrum. Meron pa yung mga high-tech. Ang sa atin lang po, low-tech lang po. Pero sa akin, pasok na to, lalo sa budget. Ano kasi sir, yung ano, yun nga po eh, para mas lumaki yung ano, yung hobby, kailangan maging affordable sa ano. Yes sa po, gusto. Tama po sir. Lalo na yung mga beginner, kasi parang hirap po na una papasok pa lang yung medyo may kamahalan na, tapos hindi pa, syempre hindi niya pa alam yung mga know-how, ganyan. Then, hindi niya ma-maintain. Importante po sa aquascaping, kakibat niya yung maintenance eh. Kahit yes, ano pa ganda ng aquascaping, kung hindi mo kaya i-maintain, papangit siya ng papangit. Opo, tama. So, mas maganda ako mga, start ko muna ng low-tech, ganyan. Oh, hindi naman low-tech eh. Oo nga sir, ang ganda nga, lalo pag ganyang kalinaw. Oh. Opo. Pero yung ganyan naman po, ma-reach niya yan, mga months na rin. Siyempre, pag unang setup po, medyo maglulumot pa po yun eh. Sir, kasi hindi agad hindi mo agad kasi mapapaklear yung tubig na ganyan sa isang pagka-setup mo. So, papaabuti yung pa ng mga 1 month. Tama po na sir. 1 month. Para ma-encourage yung ano mag-hobby, medyo affordable para mas lumaki yung ano natin, community. So, tutulungan kayo ni Sir Briggs kung ano yung mga kailangan dun sa pag-aquascape, no? So, ano yan, madaling kausap yan, mas mabilis mag-reply, so PM nyo lang, ilalagay ko sa description ang ano, Camp BJ Aquatics. So, libot pa tayo. Ayan, marami din sila guys dito na mga molly, oh. May mga pineapple, platinum yellow, marble, silver, gold dust, black. Ang dami, pwede. So dito guys, sa pangalawang rack, meron sila dito mga oranda. At meron ding ping pong. So ayan guys, oh, kita nyo na yung presyo, napakamura nyan guys. Sa mga malalayo naman, alam ko si Sir Briggs ay nag ano din, lalamove pwede din, ayun. So usually mga lalamove mga lalo pag mga malalayo talaga. And mas convenient kasi pag ano. So dito hindi na kayo pupunta ng Cartimar kasi kompleto na talaga. Unti-unti sir, parang ginagaya lang yung Cartimar yun, eh. Para one-stop shop sana. Kasi hindi lang yung isang klaseng isda lang, no sir, no? Opo. Itong ganda nito mga tetra. Talagang inaano po namin na sinusubukan namin maging one-stop shop. Kahit yung mga basic na po, tulad yung sa aquascaping, may basic kami ganun. Goldfish, may basic. Apo, sa mga boss service, may basic na. Kasi pag pumunta naman sila ng Cartimar, ganun din naman, no sir, no? Opo. Medyo meron lang kaya sa Cartimar. Subukan din natin makuha na gano'n. Pag-aaralan nyo, ano sir? Tapos si... mga tiger birds na. Mga the usual sir, meron tayo na. Hindi talaga nakawala. Ang gaganda nitong mga glowfish ni Sir. Ano breeder size na yan? Yung mga ganyan. So lumalaki sila lang ganyan. So sir, binibenta nyo rin ba yung mga... Binibenta po namin yun. 150 po yan yung malalaki. So basta ganyan dyan, naubos na yung mga kasama nila na ibang kulay. Sila lang yung natira. Yan yung mga malalaki po. Dati meron yung violet, blue, red, green, kompleto po yan. Kompleto talaga yung mga kulay dito ng mga ano, glowfish tetra. So, tapos sa mga gustong sumubok ng mag-breed, so meron silang mga breeder size dito. Kaya pero tingin ko ano, mas maganda yung ano, yung iba-ibang kulay. Opo, mas maganda po iba-ibang kulay. Tapos meron din sila dito mga koi fish. Opo, koi. Siguro mga 4 to 5 inches na sila size. Tapos doon sa likod po may knife fish.
Tapos meron din pong, yan, yung common pleco po yung janitor fish. Meron din po kaming yung import na albino butterfly dito sa taas. Itong nasa lahat ng itong, ay yung laman na itong tank sir, binibenta nyo rin dahil. Opo, lahat po yun. Kasi meron dyan, may mga magtatanong dyan yung ano, may pipili dyan. So mas maganda yun, alam nila na binibenta lang. Ito po yung albino butterfly namin. Yung usually na sinasama sir sa mga arot. Ay, opo. Kasi medyo yung iba naman, ano, mahal talaga yung RFT eh. Ayun, sir. So yung iba, albino na butterfly ang albino. Eto, mga cichlids. Cichlids, oh, kompleto rin sila. Convict po atang tawag dyan sa ano. Tapos yung isang malawi. Color malawi. Ito monster fish, yung guard. Alligator guy. So, you know, may monster piece, no? Papaan na niya, sir, man. Pala ko na ilipat din yan. Or parang gusto ko na lang ting alagaan. Nakatawa eh. Parang gusto ko mag-alaga nito, lalo sa akin, nagbe-breed ako. Parang ito yung magiging calling machine ko. Kasi wala akong masterpiece sa bahay, so usually sila Oscar, FH, yan yung mga calling machine eh. So kailangan natin ang calling machine kaysa naman itapon natin ang buhay, so mas maganda na yun, mapapakinabangan natin. So meron pa sila ditong danya, so ayan, napakamura lang. Pinakamura sir, 10 pesos. Pinakamahal ko is 30 yung green. Mahal talaga yung green. Pero hindi ko po tayo. Ayun po, mga platin. Mickey Mouse. Mickey red. Mouse. Tapos blue dinosaur ulit. So guys, ang ganda nito. Red gurami. Sa red gurami 100, tapos gurami 50. So kita nyo naman kung paano maglinis yung apple snail, no? So napakahalaga sa aquarium niyan, guys. Ah, opo, yung apple snail. Apple snail. Malaking tulong niya. Angel fish. So ayan na yung presyo niya, oh. So guys, dito naman tayo sa kabilang rack, no? So may nakita na naman ako dito ng pagong. So hindi nila binebenta yan, guys. Bali, alaga ni Sir Blix yan. So simulan natin dito sa baba. So alam ko, magugustuhin itong ipapakita ko sa inyo. Yan guys, oh. Sa mga naghahanap nitong crayfish, available dito sa Camp Billy Aquatics. No? So, sa red, ay magkano sir? Sa 300 pesos ang isa. Tapos sa blue, ito blue to guys. 350 po yun. 350. Yun. Ayun sir, white din. White ako, white din po yun. Ayun yung white. Yan po 400. 400. No? So, hindi nyo pag-aagawin yung ano yung white, no, kasi kala nyo isa lang, no. So dito sa taas meron pa. Ayan guys. White crayfish, no. So 400 each, guys. Yan. Napakaganda sa aquarium niya, no. Sinking pellets lang daw ang pinapakain dito ni sir. Corridor ni sir. Sample lang niya sir dito sa display pump niya. Sige, facilitin natin sir. Ito sir, ano? Sunset plati po yan. Sunset plati. Opo. Pwedeng pang community to, no sir? Opo, pang community. Parang molecule siya sir, tsaka guppy, life bearer sila. So, pwede mo yan sir, i-crossbreed sa swordtail. Ganda, oh.
Pero ito pinakagusto ko, guys, no. So soon bibili tayo nito. At nakakita na naman ako ng anong gusto kong ma-display doon sa aking backyard, guys. Ano? Napakaganda. Iba talaga siya yung puti. Iba talaga yung puti. Dati nagkaroon ako nung pula. Ito, guys, nagkaroon ako nito dati, no. So maliit lang dati, no. Tapos napalaki ko siya, talagang ano na. Mukha na siyang lobster noon. Tapos ayun nga, kasawi ang palad, kinain lang siya ng pusa. So yun, ang malungkot na balita. So dito ay meron, ay hindi, sa kabila pala yan. Amen. So sa taas ay Red Cross din yun. Red Cross din. Pero yung kabila walang yung lalagyan pa. Yun, dito wala pa. Naubos na, sold out agad. So dito naman sa kabila, guys, mga goldfish, no. So yan, ang lalaki na nito, no. Siguro nasa 2.5. Oh, 2.5 inch to 3. Ayan. So kung may tatanong nyo, guys, kung magkano presyo, yan lang, oh, 150 lang. Pakita ko sa inyo, guys, baka meron dyan makaibig, oh. Tapos ito, napakakulay. Yun. African cichlids. African cichlids. So magkano, sir, ang isa po nito? 30 pesos. 30 pesos lang, guys. Oh. Makakapag-community na kayo ng cichlids. Tapos napaka-aggressive nila sa pagkain. So yun ang nakakatawa dyan, no? So kasi meron kasing ibang isda na papakainin mo na lang, tataguan ka pa, no. So eto, talagang lalapitan ka tapos magkaagulo na sila. Oh. So wala nang pagkain. Hindi ata umabot dito sa baba yung binigay ni Sir Briggs sa pagkain. Sinking pa yun, sir. sinking pa yun, no. Ayan, no. Sa ibabaw pa lang. Sa ibabaw pa lang bago. Grabe. Nakakatuwa dito, guys, no. So pwede kayong mag-visit dito, tapos napakaganda dito sa pwesto nila. So ikot tayo dito sa kabila, yung sa baba. White skirt tetra tsaka black skirt. Yan, black skirt tsaka ang white skirt. Fish, ang ganda din yung puti, oh. So ang presyo nito ay 20. Doon sa white, sir, magkano po? Pareho lang po. Pareho lang din, no? 20 lang din yung white. So sa iba, pag yung black tsaka plus white, magkaiba pa rin yung presyo nyo, eh. Tapos may napansin ako dito, sir. Ano ba to? Assassin snake, sir. Ano po? Yung mga... Hindi po, eh. Parang ano siya, eh. Mga pants, eh, ba tawag ko? Yung mga parang bigla na lang po tumutubo dyan, eh. So napakarami, hindi ko alam kung... Pero ako kinakain sa'yo ng cichlids yan. Kaya dito sa cichlid na to, wala na sales, eh. Kinakain nila. Cichlids. So, sir, alaga lang din. Tapos ito, inunahan na ako ng Sir Briggs, mga alaga niya to. Ano po, tortoise po yan. Ano po tawag dyan, sir? Greek tortoise. Yun. Hindi sila nahanggat, sir. Hindi naman po. Yeah, pinuha ni Sir Briggs. Greek tortoise. Para malaman mo, sir, lalaki tsaka babae, dito lang sa ilalim, sir. Yan, yung tail niya, mahaba. Tapos yung ilalim niya, ang tawag dyan, sir, plastron. Plastron. Kung makikita niyo, sir, lubog. Apa-apa. Concave siya. Kaya po siya ganyan, para pag nakapatong sa babae, pasok ba, gano'n. Ano, hindi, ano, hindi, so, siya... Ganun po ang male.
So, sir, nagbe-breeding kayo niyan, sir? Hindi pa po kasi matagal po ang maturity ng ano eh, ng tortoise eh, mga 8 years. Napon, sa akin, ano pa lang po ito eh, mag 5 years pa lang. Nakuha ko po yan, sir, ginto lang kaliit. So, yun o. Ginto lang kaliit. Ganun lang kaliit nang nakuha ni sir. Tapos ngayon, dito grabe. Dito lang sila lumaki. Ayan, dito lang sila lumaki, guys. Ayan o. Ito, sir, female. Medyo flat yung ilalim niya. Tapos yung tail niya, ano, maliit lang. Maliit ang tail. Tapos flat yung plastron niya. So, may matututunan ako dito kay Sir Briggs. Dito sa mga alaga niya, no? So, nung last na po, yung una kong punta dito. So, nakita ko na to, guys, nung mga pagong niya dito, no? Hindi ko lang matandaan siguro. Mga 2021, sir. Oh, tama po ba? 2021, nung unang pa-shell ko dito, no? So, ito pa rin yung kanyang mga pagong dito, yung setup niya. Actually, ito, sir, pinaka-unang nakalagay dito. Wala pa yung lahat ng pinakita niyo, sir, yung nandito. As in, wala pa yun, sir. Ito lang ang nandito. Nung hindi pa kami, wala pa kami shop doon. Hindi pa kami nag-start mo this time. So, ito talaga yung nandito. Kaya, hindi na namin naalis ito dito. Dito lang siya. Tapos, may mga beta pa pala, guys. So, hindi ko napakita, no? Silipin din natin. Silipin din natin yung mga beta na dyan. Ito, sir, ang mga... Delta female po yan. Delta female. Ano po? 180 po ang isa. 180. Then, ito po yung crown tail. Yan po, mga crown tail. Puro lalaki lang po ang available. Ato. 150 po yan. 150. Ato. Yan, guys, sa mga mahilig magbeta na crown tail, yan. Available dito yan sa Camp BJ Aquatics. Mamimili na lang kayo. So, konti lang yung stock ni sir dito na mga beta, no. So, dati punong-puno yan ng ano, ng beta. Yan naman po mga bale tail. Bale tail. Yan po 100 ang isa. Ay, wala rin. Yan po, double tail naman. 150 po. 150. Yung iba, nabili na kanina, sir. Karating lang yung kagabi. Yung iba, nabili na. So, napakabilis maubos yung mga beta dito. So yun mga kabackyard, no, napakita ko na lahat ng mga isda dito. So ilalagay ko ang kanilang FB page, no, sa mga gusto mag-avail ng kanilang mga isda. So meron pa tayong part 2, guys. So abangan nyo yon. Thank you. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.